ang ating Nanay Rosa, natitiyak po natin ang Panginoon ay diringgin ang ating mga panalangin. Kaya po, kung tayong mananalangin, taos puso natin itong ipialay sa minamahal natin. Sabihin po natin ang presensya ng Panginoon ngayong araw na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, papuri at pasasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa biyaya ng buhay, biyaya ng pamilya, ng mag-anak, mga kaibigan, mga tao naging bahagi ng aming buhay at ang buhay ng Lola Rosa at ng Lolo. Marami kong salamat, Panginoon, dahil kailan hindi niya po pinabayaan ang lahat. At tuwing gabi, ang aming panalangin, Panginoon, ay kalakasan at kapayapaan para sa Lola. Ang hindi siya makaranas ng paghihirap at kalungkutan sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Kay buti ninyo, Panginoon, sapagkat tinipon ninyo kami sa kabila ng mga pinagdaanan ng bawat isa. Sa kabila ng malayong pinanggalingan, ay naririto kami. Kapiling na Lola, napakabuti niyo, Panginoon, walang hanggang pasasalamat. At papuri at paghingi ng pagpatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon, at sa Lola at sa isa't isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa hanggang sa kami makauwi. Panalangin po namin ay maging masaya ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. Basbasan niyo po ang aming mga kakainin sa araw na ito. Ito po isang biyaya mula sa inyo. Marami pong salamat sa mga taong patuloy na nagmamahal sa Lola. Papuri at pasasalamat, Panginoon. Yan ang aming sambit, araw at gabi. Maraming salamat, Mahal na Birhen. Pagpalain niyo po ang Lola Rosa ngayon at magpakailanman. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hallelujah! Let's praise and thank the Lord for this wonderful day of celebration! A big round of applause! Thank you, Father, for the gift of life, gift of love, family, and friends. Makakaupo na po ang bawat bisita. Nanay Rosa, ang lahat ng inyong mga bisita ay masaya, nakikigala, nag-uumaw ang kasiyahan. At ngayon ang ating mga kaibigan from David's Tea House will now be serving the sumptuous lunch. At para po naman, magkaroon ng souvenir picture ang ating nanay. Bawat kamesa po ay lalapitan ng ating mga assistants to give you the signal on when to stand up habang niyahain ang pagkain sa atin. Tayo naman ay lumapit sa ating nanay. Bawat kamesa ay magpapapicture sa kanya para may souvenir picture ang ating nanay kasama. Happy birthday, Lola Rosa. Do not admire and could be very impossible. You are an amazing person. And I can only hope to be half as amazing as you are. And when I get into your age, may this day bring you all the happiness that you deserve. Happy birthday! Oh, thank you, senior! Chloe, maraming salamat. Picture kayo ni Lola, please. Thank you very much for your message. At meron pa pong hiniling ang pamilya na magpigay ng may mensahe para sa kanya. Ang susunod po magpapensahe ay si Miss Lalela Fortesa. Abalahin po natin sandali ang ating mga kaibigan at kapamilya. Walang iyakan. Ang susunod po pagkatapos ni Lala ay si Mr. Ross Alcacid. Happy birthday, Lala. Tsaka
dala ko po yung mga lipstick na pinabili nyo. Kasi yung last na nakita kami, sabi niya, mahilig ka ba sa lipstick? Sabi ko, hindi po masyado lang, mga lip tint lang. Bili ko daw siya ng lipstick. Huwag daw kulang-kula. Green. That's mine. Happy birthday, La. Ang wish ko, kung ano yung wish nyo, na madagdagan pa. Kasi nagulat ako, wish pa niya na maging 101, 102. So yun, La. Tsaka sana hindi kayo marupok. Okay? Thank you very much, Lenet. Next is Ross Alcacin. Mr. Ross Alcacin, nasusunod po sa kanya ay si Miss Candida Logo. Candidate Mr. number... Alam nyo, ang mother kong si Nanay Nena Alcacid at si Nanay Rosa ay patalik na magkaibigan. Wow. Sila ay miyembro ng Damayan Club. Karate at, Club. Karate Club. Whereas, sama-sama sila at masasaya silang nag-tour around the Philippines. Wow! Ako'y natutuwa at mapalad si Nanay Rosa dahil naabot niya ang edad na 100 years old, which everybody wants to achieve. Sayang nga lang at ang anak niya na kabatchmate ko na si Belen ay hindi niya na witness ang okasyong ito dahil bagas siyang namayapa. On behalf of our beloved mother, Nena Alcacid, and our entire family, we would like to greet Nanay Rosa, a happy birthday. We wish you long life and good health always. Happy birthday po. Maraming salamat po, Inong Ross Alcacid. Tawagin po natin si Miss Candida Logo. At ang susunod po kay Miss Candida ay si Miss Malu Valesa. Miss Candida. Ate Rosa, hinihiling ko lang sa Panginoon Diyos na kayo ay lumawid pa ang buhay sapagkat marami pa kayo tinutulungan. At saka masaya din naman ako na nandyan pa rin kayo. At ako po ay 81 na, kaya nagagalak pa rin ang Kuya Ate Rosa na siya ay narito pa sa amin, piling. Kaya siya lang naman ang pupuntahan namin, magkapitbahay kami. Kaya hangat ko po sa Panginoon Diyos na siya ay lumawag ang mabuhay at marubuhi pa maraming taon. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat po. Palakpakan naman natin si Ginang Candida Loco. Susunod po ay si Miss Malu Valesa. At ang susunod po kay Miss Malu ay si Riza Garde Herrero. Happy birthday po, Nanay Rosa. It's your day today. It's your 100 years of a celebration of a beautiful and colorful life. Nanay Rosa, nagpapasalamat po ako lalo ng Hoki Belen. Dahilan, kami po ay more than 30 years po kami na magkasama sa bahay ni Rizal.
At dahil lang po sa kanya, siya po ay naging pangalawang nanay ko dito sa Kalamba. So maraming maraming salamat po. Ang hindi ko po sa inyo makakalimutan, yung pong pag-Rizal Day, nandun po kayo para po dumalo po sa Karawan at yung anniversary ng kamatayan ni Jose Rizal. At lalo pa, yung moment na pagpupunta na siya doon, bibigyan niya ako ng sweepstake na ticket at bibintahan niya po ako. So, sa ganung paraan ko po siya nakilala at masaya po ako na naging parte po ng buhay niya. Ngayon po, sa ngalan po ng Vanessa family, from Mike, Malu, Anton, Jenny, Edward, and GM, kami po ay nagpapasalamat, bumabati po sa inyo ng isa pong 100 taon pong kasiyahan uli. Maraming maraming salamat po. Happy birthday po. Thank you very much, Ms. Risa. Palakpakan naman natin si Ms. Risa. Susunod po si Ms. Mel Manimtin. Picture. To be followed by Ludi Alington. May pumuna natin si Ms. Mel Manimtin. Sa mga taga-Kalamba po, kilala niyo po ako kung sino. Risa Herrero po. Risa Garde Herrero. Kilala ko po si Nanay Rosa simula nung ako'y ipinanganak. Ako po ay best friend ng kanyang bunso na si Belen. Kaya po, lumaki po ako na kilala po ako ni Nanay Rosa. Magkalaro po kami ni Belen sa bahay nila halos araw-araw, especially summer vacation. At ako po ay kanyang inalagaan parang tunay na anak. Ang akin pong ina, si Norita Garde, ay kumari po ni Nanay Rosa, naninang ni Aida sa Binyag, sa Kumpil, at sa Kasal. Si Belen po ay kalaro-kalaro ko at lagi po kaming pinapanood. Lagi po namin pinapanood ang pagkuha ng mga larawan ni Tatay Kiko sa kanilang studio. Ako po ay tuwing birthday ko, unang-una ko pong ginagawa ay magsimba. And then pupunta na po ako sa kanila for my birthday picture. Every day, every year po yun, tuwing birthday ko. Apo, ganun po kung kakilala nila Nanay Rosa. Although hindi namin sila kamag-anak, eh higit pa sa kamag-anak ang aming turingan. Happy birthday po, with nostalgic feelings and the fond memories I had with you all through the years since birth. I wish you good health and happiness. Thank you po, Nanay Rosa. Thank you very much, Ms. Risa. Magandang idea yun. Capture the moment. Every birthday picture celebration, po. Magpa-picture. And birthday daw, up picture. Next for the wish would be Mel Manimtin. Before ko patawagin si Kuya Mel, mapapapicture ko muna siya kasi bimpin ang kanyang cake. Wow, specially made. Nanay, oh. Sintihan na rin natin para kumpleto na ang picture. Kapag naman birthday ng tao, unlimited ang birthday song dito. Katanggal natin ang happy birthday. Only birthday song.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga hindi nakakakilala po sa akin, ako po yung kabiyak ni Aida Manimtin, Aida La Portesa Manimtin. At Nay, kilala niyo po ako. Ang sagot ng nanay ay, sino ka? Alam nyo, kami ni Ives ay 43 years ng kasal. Am I right? 43 years na kaming kasal. At sa loob ng 43 years, nasabaybayan ko ang aking mahal na nanay. Nasabaybayan ko ang kanyang buhay. At dumaan ang 100 taon sa kanyang buhay. Lumipas ang 100 taon sa kanyang buhay, hindi pa rin nabura ang karandahan na kanyang at tinataglay. Ito niyo ang aking nanay. Bagamat siya ay 100 taon na, pero nandiyan pa rin yung kagandahan. Nandiyan pa rin yung bakas na kagandahan sa kanyang mukha na para ko bang nakita sa aking asawa. Kaya pala. Kaya siguro hindi ako magkakamali na ang bertud ng aking nanay ay tatanggalin ng aking asawa. At alam nyo, bibigyan ko kayo share lang ako sa inyo ng kunting oras lang ano. Just to prove to you na ang nanay ay talagang at 100 or almost 100 nung makausap ko siya. Very compact kanyang memory. Very strong kanyang memory. Very retentive ang kanyang memory. Minsan, ako ay, kami ni Ives ay kanyang pinatawag. Kinakabang kami kasi pinatawag kami. Baka kami, kaya anong nangyayari, ano? E di, nung kami dumating sa bahay, sabi ni Ives, oh nai, bakit? Bakit ka pinatawag? May problema ba? Eh, sabi na ng nanay, meron lang ako ibibigay sa iyo. Ibibigay daw sa kanya, ano? E di, kinuha niya sa kanyang bag ng nanay, yung isang bungkus ng susi. Siguro, inestimate ko na siguro yung susi na yun, may mga 50 susi. Totoo yan ha, totoo yung sinasabi ko. May 50 susi yung isang bukos na yon. A bunch of key. Di, tinignan niya yung kwa, tinignan yung susi nga na, ano, yan. Sabi niya, kinuha niya isang susi, sabi niya, Mel, buksan mo yon. Kasi may bibigay sa kanya, na yung bibigay sa kanya, ay nasa aparador. Di, yung aparador ay may padlock. Yung susi, tinignan niya ganon, hinanap niya, ibinigay sa akin, at sabi niya, buksan mo yun, Mel. Binuksan ko naman. Tama. Tama, nabuksan. Nabuksan yung aparador. Nung mabuksan si aparador, meron pa palang padlock doon sa isang drawer, ano? Hindi, yung isang nanay, tinignan naman yung kanyang bunch of pino. Tapos dinapit yun. Sabi niya, Mel, buksan mo yung nasa itaas na drawer. Dinuksan ko. Tama! Taba, magaling. Isang po, ang dami noon. Tatlo yung padlock na aking binuksan na ang lahat ay tama. Kaya, ang aking nanay ay ako ay humanga sa kanya. Masyadong retentive ang kanyang memory. Ang hindi ko lang nalaman sa pagkakataong ito ay kung bakit natanggihan ko siya kanina lamang. Kung kilala niyo po ba ako, ang sagot sa akin ay, sino ka ba? Yun ang hindi ko maintindihan. Maybe because siya ay nasa pagkakataon na siya ay maligayang sa oras na ito. Kaya Nay, happy birthday! Ako po si Fernando po.
Ako po si Fernando po. Si Mel. Happy birthday! Palapakan po natin si Kuya Mel. Susunod po ay si Ludi Alibutor. Ate Ludi. Kumanda na rin po pagkatapos ni Ate Ludi, si Miss Gaying Basila. Parang teacher ko dati. Nanay! Hello! Oh, kilala niyo pa ako. Okay mo, pauupuin ako talaga. Ni nanay. Love ko si nanay. Oh, Aida. Love ko si nanay. Saan? Saan? Sa puso niyo. Sa puso? Sa puso, oo. Oo daw. Si nanay ay, tama ang sabi ni Mel, very retentive ang memory talaga niya. Kami ni Aida ang batchmate kami magka-eskwela. Pag ako'y nasimba, at saka kami yung produkto ni Mr. Keiko na Fortesa. Kasi sabi nga ni Raida, kinukuna ng picture pag-birthday. Kami birthday at saka minsan Christmas, dinadala kami sa studio, wala pa naman mga ganyan-ganyan. Siya kukunan kami. Ang photographer ay itinatago pa yung ulo. Yung may black na ganon. Hindi na alam yun ng mga bata. Kami na lamang nakakaalam noon. Pagka kukuha yun ng picture, andun din naman si Nanay Rosa. Parang siya ay nagsusupport talaga, very supportive. Kaya natatanda ko si Nanay kasi meron siyang share sa LCBA. Teacher po ako doon. Eh nung nagpunta po kami doon, nakakatuwa siya. Kinuha niya yung kanyang envelope, plastic. Tapos may inilabas siyang parang notebook. Nakalista lahat ang mga dividendo na kanyang natatanggap. Sabi ko, wonderful talaga to. Sabi niya sa akin, ito yung mga nakasulat dyan. Itinignan ko, ha? Tama nga naman. Sabi ko, gusto niyo na bang magkaroon uli kayo ng dividend? Magkano ba? Sabi niya, ay hindi ko lang alam. Tatanong ko po sa LCBA. Kaya si nanay, hangang-hanga ako. At saka ngayon lang po ako naka-attend ng party ng 100 years old. Nung dati nag-MC din ako, eh, ang mga dipu, wedding, pero kahit kailan, di pa ako nakakaranas ng 100 years old. Kaya ako'y masaya dahil 100 years old. Imagine that. Kami ni Aida, alam na namin ang aming edad. Kung ano kami, tsaka ni Toti. Sabi ko, ang tagal pa ng 100 years old. Pero ipe-pray namin ni na Aida na kami maging 100 years old. Very exciting para sa akin. Masaya kayo ngayon, ano, nanay? 100 years old kayo, masaya. Kilala niyo pa ako? 100,000. Kilala ko, si Ludi, sabi niyo, oh. Di ba naman ako'y dumalo sa inyo? Kilala niyo pa ako? Oo, oh, si Ludi ka. Oh, ngayon, kilala niyo pa ako? Hindi nga eh. Abay, pareho na kami ni Mel, hindi nyo na kami kilala. Si Mel yung mahal niyong manugang, asawa ni Aida. Si Mel, maninti, manugang niyo yung. Happy na ba kayo, nanay? Talaga? Kumaway-kamay naman kayo doon sa ating mga ating mga friends. Ganun-ganun na kamay. Yun, ayan. Hello! Oh, hello everybody! Nanay loves you! Happy birthday, Nanay! Happy 100 years! I'm very happy for you. Maraming salamat po, Miss Ludi Alibutor. At ating patawagin naman si Gaying Basila. Ate Gaying Basila. At pagkatapos po ni Ate Gaying, ang pamuli ay si Toti La Fortesa. Thank you.
maganda na rin yun. Si Miss Tommy La Fortesa. Mr. Tommy La Fortesa. Ngayon po ang panghuli. Ay lahat. Ayun pa, isa. Ang magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi man po ako kaano-ano ni Nanay Rosa, pero pinagdaanan ang nanay ko at ang nanay nila, Nanay Rosa. Magkaibigan ng karnal ng nanay ko at saka si Nanay Rosa. Sabay magsimba, pupunta sa landayan, nagalawin si inay, magbibida-bidahan. Kaya mayan, tatawan na silang dalawa. Ngayon po, bukod dito kay Nanay Rosa, ang ano din ay ang tatawagin ko ay si Belen. Wala na si Belen, pero siya ay malapit sa puso ko sapagkat siya ay kilalang-kilala ng nanay ko. Kaya po kami naging na-close kay Nanay Rosa doon ba sa pagkasamahan ng dalawang matanda. Umabot ho siya ng 100 taon, ngunit ang nanay ko ay maagang kinuha ng Diyos sa edad na 85. Ngayon, si Belen po, si Aida, at saka si Norma, yung magkakapatid na yan ay para din kaming magkakapatid. Kaya ang nilabasan, yung isa sa apo ni Nanay Rosa, inaanak ko sa binyag, inaanak ko sa kasal. Ang gudo mo siya, yung isang magandang babae dyan. Kaya hindi man inabot ni inay at siya ay nauna, pero hindi ko nakakalimutan ni Nanay Rosa ang nanay ko, sapagkat pag ako'y pupunta sa kanilang bahay, kamusta ang nanay ko? Wala na ho si nanay. Tatay na lang ang nanay dito. Kaya, kumbaga, hindi man kami magkamag-anak, ngunit matindi ang pagkakaibigan ng dalawang ito. Kaya, Nanay Rosa, sinalubong niyo na si nanay, magkakasalubong kayo. Pero, hindi pa ngayon. Ano po? At, yan po ang kwento ng nanay ko at aka si Nanay Rosa dahil lang sa kanilang mabuting pagkakaibigan. Happy birthday, Nanay Rosa. Maraming salamat po. Palapakan po natin si Ate Galing Basila. Matandaan ang pangalan po. Matandaan si Ate Galing. Congratulations! Para nanalo sa jackpot, pagdaalala ang pangalan. At panghuli ay si Tommy La Fortesa. Tino. Tino. Hindi ka kasalanan. At siyang hindi kasalanan kayo. Binanggit niya yung pangalan ko, pero mali pangalan ng asawa ko. Hindi wow yung pangalan ng asawa ko, Dulce. Baka iba na ipakilala ko sa inyo. Well, anyway, happy birthday, Chang. Si Chang ay asawa ng pangalawang, ang tatay ko panganay eh. Yung asawa niya, second sa father ko. Hindi ko manilimbo na, siya pero talaga, sabi ko sa iyo, medyo masungit kayo ng araw. Eh kasi ito yung bakasyon na, nagbabakasyon ako sa Kalamba eh, kinaayon. Siguro mga 1 week, pinapupunta ako ng tatay doon. Ang laruan nila Aida, hindi namin magalaw na ganun kami sa salamin. Ay pagalaw ni Chiang, baka daw masira kasi mga galing Hong Kong. Sabi ko na po, ay napakaingat talaga ni Chiang sa mga gamit. Anong bakit talaga nagusto ni Chiang Francisco? Well Chiang, salamat. Sana marating ko rin yung edad na katulad mo. Ay, dahil na lang naman tayo magpipisan, liliman na lang ano. Liliman na lang kami magpipisan sa halera ng tatay. Paano? Happy birthday. Ay, Chang, pasensya na po lang yung pamilya ko. Yung pamilya ko nasa Dumaguete ngayon. Mga anak kami nasa abroad. Ano, kumain na ba kayo? Hindi pa. Ay, maraming salamat sa pagpunta niyo sa karawan ng aking tiya, ha? Sana umabot pa kayo ng 110 para maka-attend kami ulit ang birthday. Sarap ng ulam eh.
Ano? May kailan daw, ayos bukas pa. O, paano? Maraming salamat sa inyo lahat. At, yan. God bless. Maraming salamat! Las Quetotila Cortesa! And guess what? Punong-puno ng talento ang kanilang pamilya, kaya nais natin tawagin. So this is love, so this is love, so this is what makes life divine. Last chance. 100 years old.
yung cash eh. Naku. Ay, pilita. Later, later, later. Okay, mga artista. Go game. 1, 2, 3.